Welcome back sa ating channel mga idol. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang isang amphibious vehicle na gawang Pinoy. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa akin channel ay huwag mong kalimutang mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Coastal River Rhine Overland Craft o mas kilala sa tawag na CROC ay isang locally developed Filipino-made amphibious vehicle na pinagsama ang abilidad ng isang all-terrain vehicle at high-speed jet boat. Ito nga po ay gawa sa lightweight pero rugged materials at meron ding breakthrough hull design. Ang sasakyang ito mga idol ay dinisenyo upang tumakbo sa kalupaan at gayon din sa katubigan. Ang CROC ay isang 4x4 vehicle na may retracting wheels upang mag-transform sa high-speed powerboat na may kakayahan sa pag-navigate sa deep and shallow waters. Kung sa kalupaan, ang sasakyang ito ay may maximum speed na 100 km per hour. Meron din itong 200-liter dual fuel tank at may maximum range na 1,000 km. Kung sa katubigan naman, meron itong tri-hull design, may habang 23 feet at pinapatakbo ng marine jet drive. Ang amphibious vehicle na ito ay may bigat na 2.5 metric tons at kayang-kayang patakbuhin gamit ang iba't ibang klaseng makina gaya ng diesel at hybrids. Pwede rin itong lagyan ng iba't ibang klaseng mga weapons, radio sets, external fuel tanks at iba pang mga equipments. At pwede rin itong lagyan ng ballistic protection kung isasabak ito sa gera. Ang CROC ay dinisenyo ideally para sa rescue operations, particular na sa mga baha at natural calamities. Pwede rin itong gamitin upang ma-boost ang tourism industry ng Pilipinas dahil bukod nga po sa 4x4 vehicle ito ay meron din itong jet boat adventure ride na kaya magdala ng mga turista sa mga sikat na beach resort sa Pilipinas. Ang vehicle na ito ay dinisenyo ng Opsentech, isang local company na nag-specialize sa pagde-design at pagpo-prototype ng mga kakaibang technology solutions sa defense, security, and disaster response. Sa ngayon mga idol ay wala na tayong balita sa prototype na ito at mukhang hindi na nga po ito natuloy. Pero kahit na ganun ang nangyari mga idol ay bibilib pa rin kayo sa talino at husay ng mga manggagawang Pilipino na siyang gumawa ng amphibious vehicle na ito. Kaya't saludo ako sa mga manggagawang Pilipino at sana'y tangkilikin natin ang sariling atin. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!